delivers the good news with the world-renowned international Filipino evangelist, Wilder E. Almeida, the brave man of God who led the victorious peace mission during the last hostage crisis in Hulusulu, preaching the whole truth, the full gospel of our Lord Jesus Christ, the power of God unto salvation. Ably assisted by his beloved wife, Assistant Pastor Lina C. Almeida, featuring the Almeida sisters, Rachel, Annalisa, and Leah, the Almeida children, adults choir, singles choir, the JMCIM band, and the Jesus Finest Generation choir. Together, receive God's love and power, deliverance from vices and drug addiction, healing of the body, material and financial prosperity, salvation of the soul, and many more spiritual blessings. Amen! Hallelujah! Glory to God! Isang dakilang bagay, mga minamahal, na tayo po ay pinagkatipon muli ng ating dakilang Diyos. Amen! Sa isang napakabanal na layunin, praise Lord, upang papurihan, pasalamatan, luwalatiin ang ating dakilang Diyos at siyang nagmamahal ng lubos sa bawat isa sa atin. Amen! Praise the Lord! At tayo po may malagpaabot ng pinamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila sa iyo lamang, pinakamamahal na Panginoon Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty God. Hallelujah! Praise the Lord! Glory, glory, glory to God! Purihin ka, pinakamamahal na Panginoon Jesus, and we give the whole honor to our beloved noble pastor, evangelist, Wilde Estrada Almeida, the anti-prophet of a loving God. We love you so much po, aming kagalang-galang na mahal pastor, and also beloved, and all books and pastor, Lina, si Almeida, beloved, mama dear, praise the Lord! Hallelujah! At ating sineselebrate sa araw na ito, mamay na mahal, ang kaarawan nating beloved mama dear. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! At sinasariwa po natin lahat ng mga katuruan, buong pagmamahal na pag-aaruga sa atin sa espiritual nating beloved and honorable and pastor may namahal. Praise the Lord! Katuwang ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos. Amen! Praise the Lord! At natutunan po natin ang sakdal na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Ganoon na lamang po ang pag-ibig sa atin ng ating napakabait na Diyos. Amen? Ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagat nagkaloob ang ating mahal na Panginoon ng totoong mga lingkod ng ating mahal na Panginoon ayon sa kanyang puso. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! Na kung hindi, mami na mahal, na tayo po ay naturuan na nahubog sa purong salita ng ating mahal na Panginoon, hindi po magiging ganito ang ating buhay kaayos na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi po tayo ganito kaligaya. Amen. At katiyak na tayo po ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Totoo, mami na malang pangako ng ating mahal na Panginoon na kapag siya po ay nagpala, talagang totoong pagpapala. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Totoong mga lingkod ng ating mahal na Panginoon na ibinigay ang buong buhay, mami na mahal, upang ang mga anak ng Diyos ay maiayos ang ating lakad. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa harapan ng ating mahal Panginoon. Amen. Praise the Lord. At hindi lang po basta maniwala at manampalataya sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Yung pating araw-araw na pamumuhay, palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Na nakakasunod ng 100% sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, yun po ang mahalaga. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya tayo po, mami na mahal, naging witness. Amen. Praise the Lord. Naging saksi po tayo kung paano lumakad ang ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Nasakdal sa harapan ng ating mahal na Panginoon na siyang nais ng ating dakilang Diyos na ating tularan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Hallelujah! Praise the Lord. Prueba, ebidensya, amin na mahal, na ito pong sakdal na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon na
Akip sa atin. Amen. Ang mga dakilang malatanda at kababalaghan. Praise the Lord. Hallelujah. Gifts of the Spirit. Fruit of the Spirit. Mami na mahal, kompleto yan. Buong-buo at buhay na buhay. Mami na mahal. Na nagaganap sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tayo pong lahat ay tumayo, mami na mahal. At magkaisa po tayong dumalangin. Tayo po muna ay magpakumbaba at magsisi, mami na mahal. Hallelujah. Upang tayo pisamahan ng ating mahal na Panginoon sa ating buong pananambahan. Hallelujah. O po dakila naming Diyos na mapakinasa at pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unang dalangin ng aming kagalang-galang na malpastor, Evangelist Wildes Radameda, your end-time prophet, narito po kami sa iyong panalapaana, nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong malapanginoon sa lahat ng mabiyayang pinagkaloob mo sa amin, malapanginoon, ikisalat kaligtasan at buhay na walang gan, at pinagkaloob mo ang totoo mga lingkod mo, Diyos, hallelujah, upang kami aralan, turuan, hubugin sa iyong masalita sa magitan ng sakdal na limbawa. Mala Panginoon, aming kagalang-galang magulang sa Mala Panginoon, and now we celebrate the birthday of beloved and all and Pastor Lina and Mother beloved Mama dear, lubos aming pasasalamat sa iyo Mala Panginoon, galing sa aming puso Diyos, hallelujah, at pagpalain po ang bawat ito na balagawain na aming pong banal madama ang iyong banal na presensya Mala Panginoon sa lahat ng dako, buong Pilipinas, buong mundo, pagpalain mo kami lahat at aming sinasabay lahat ng masamang spirito na hadlang sa iyong pananambang cast out in Jesus name, we claim the victory in the mighty name of Jesus, amen and amen, praise the Lord. Mga baguhan, sa ating minamalang baguhang webcast viewers, at sa inyo po mga minamalang mga bisita, tayo po na sa ating maghapong pagpupuri, maghapong ating pong luluwalatin dakilan ng mahal na Panginoon, amen? At tayo po itutungan na po sa ating testimony portion kung saan po magte-testify, magpapatotoo sa mga kabutihan, mga himala na ginawa ng ating pong napakabait na Diyos, ang lahat-lahat ng mga Kristiyano, ating pong patatayuin dito po sa banal pulpito, tanging ang matamis at makapangyarihan pangalan lamang po natin dakilan ng tapagles, kailan Diyos, ating mahal na Panginoon. At po ang niluhati at pinupurit. Binibigyan na po natin, narin na po aking binibigyan sa inyo at minamal na kapatid. Salamat sa mahal na Panginoon. Nahusahan ang aming magulang. Siya po ang unang tinawagan sa lugar na nanggawain ito upang sabi nga magpagaling ng karamdaman. Dahil ang aming ama mula 1980 hanggang makarating ang 90 sa ay may sakit na sakit sa puso. Alam niyo mga kapatid, ang aming ama na yan, talagang nakikita namin na talagang mahirap ang kanyang kalagayan. Yan po ay, sabi nga, yan ang nagpahirap sa aming buhay. Bukod na doon, mga kapatid, aleluya, ang kanyang anak, lahat may mga problema, dahil lahat may mga bisyo. So Lord, kaya sari-sari, sabi nga, nandun ang natanggap niyang grabing hirap sa kanyang buhay. Mula noon, year 1990, nabautismuan ang aming ama. Hindi namin akalain na yun pala ang karamdaman na yan ang siyang ginamit lamang upang kami ay maglingkod sa tunay na mahal na Diyos na buhay. Sa unat dalangin natin balagin, Pastor, na ang aming ama mabautisman sa tubig sa pangalan ni Jesus, instant pinagaling. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nasamantala, ang aming ama na yan, halos isang araw, isang gabi, tatlong bisis namin dinadala sa doktor. Inobserbahan po namin ang aming ama kung ano ang nangyayari sa kanyang buhay. Ano ang kanyang ginagawa tuwing may sambahan, pananambahan, nagpapasama siya sa aming ina sa lugar ng Tabacos, Albay. Wala pa pong gawain sa lugar ng Tigaon, Camarinesor. Kaya ang mga tao doon nagtanong sa kanya, sa aming ama, Kagawad o Anyano, saan ka nagpagamot? Dahil gusto ko din Anyan magpagamot.
dahil ang karamdaman mo, hindi ka na namin nakikita ang dinadala sa ospital. Hindi ka na nagpapadoktor. Hindi ka na inaataki sa kalsada. Hallelujah! Sabi ng aming Ama, mahirap maisabi, maipaliwanag sa Linggo sasama. Kayo at kayo na lang ang mag-isip kung ano ang ginagawa doon. Ako ang ano ang mga ginagawa. Dahil ako anya, nagpabautis mo lang sa tubig sa pangalan ni Jesus. At siya ay, sabi nga, doon ko na-realize na ako pala ay niya hindi na inaatake ng sakit. Hallelujah. Samantalang ang sakit talaga ang halos, hindi namin maintindihan ang sakit sa puso pala. Makipira, mga kapatid, ang sakit sa puso. Alam niyo mga minamahal, nung nakita namin talagang sa loob ng 2 o 3 buwan, hindi na siya nagpapahospital, kami na mismo ang nagsama sa kanya. Dahil hindi lang nagpapagaling ng karamdaman ang mahal na Panginoon dito sa gawain ito. Nagbabago daw ng buhay. Man, hallelujah. Sabi ko, interesado ako dyan. Dahil ay ibang lingkod mga kapatid, talagang grabe. Hindi, sabi nga, masabi-sabi ang aking kaguluhan na ginagawa sa aming lugar. Dahil isa po ito sa mga, sabi nga, nagde-deliver ng gamot na nakakasira ng mga kabataan. Noon wala pang syabo. Marijuana at opium, cocaine, nandiyan na. Yan po ang aking dala noon. Kaya, sa madaling sabi, kapag kami mayroon mga ginagawang hindi maganda, kapag kami nakaka-take ng gamot na yan, magulo na ang aming buhay. Magulo ang aming isipan. Walang kapayapaan. 10 magkakapatid, nung nakita namin ang aming Ama, pinagaling. At ang aking isang kapatid, nakita ko na binago ang kanyang buhay. Right, hallelujah. Pinagaling ang kanyang meningitis. Sabi ko, ready ako dyan. Gusto ko din sa gawain na yan. Salamat sa mahal na Panginoon. Nung una kong dalo, ako'y isang training na sundalo noon. Sabi ko, napakaganda ng aming na pasukan ng aking Ama. Dahil ang kanyang karamdaman na wala ng kagalingan, pinagaling ng mahal na Panginoon. Sa una at dalangin ng ating bilabit Pastor Pagluhod, wala ng sakit ang aming mga buhay sa mga oras na ito. Kaya kami hindi, sabi nga, nagsasawa sa paglingkod sa mahal na Panginoon. Dahil sa kabila ng yan, sa loob ng 33 anyos sa paglingkod namin sa Diyos, hindi na pala kami nagpapahospital. Ibig sabihin, wala na kaming karamdaman. Kaya grabe ang pasalamat namin sa mahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng mga bagay na yan, pinapasalamatan namin sa Diyos. Kaya ang lahat ng kapurihan, kapasalamatan, tanging sa Diyos po lamang. Praise the Lord.
sa gawain ito dahil po sa karamdaman ng aking beloved mother. Meron po siyang tumor sa ribs during that time. And sabi po ng doctor, hindi ka pwedeng operahan dahil nagdadalang tao po siya. So maapektuhan po yung baby niya. Naghanap po sila ng iba't ibang churches, iba't ibang hospitals kung saan pwede po siyang gumaling. Pero wala po silang natagpuan until one day, mga mina, mahal, may nag-share po sa kanilang dalawang sister. At ang sabi ang Diyos namin, buhay, nagpapagaling. Sa madaling sabi, sumama po ang aking beloved parents. And sa patuloy po nilang pagdalo, yung tumor na yan, inalis, pinagaling ng ating pinakamamahalapang sus without any medication. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahalapang sus dahil meron din po yung time na nag-fracture po yung aking paa. And sabi po ng doctor, kailangang lagyan ng tornilyo yan dahil pag hindi yan nalagyan ng tornilyo, hindi ka na makakalakad muli ng maayos. And mga minamahal, naalala ko po yung patotoo ng aking beloved father dahil yung aking beloved father ay na-hit and run. And na-fracture din po yung kanyang ankle, which is nagbubuhat ng weight natin, mga minamahal. And sabi po ng doktor sa kanya before is, kailangang operahan yan. Kung hindi yan na-operahan, hindi ka na muling makakalakad ng maayos. Alam nyo mga minamahal, nung siya na po yung susunod sa operating room, ang sabi niya, hindi na ako magpapa-opera, ang Diyos namin ay buhay, nagpapagaling. Alam nyo mga minamahal, one week lang mga minamahal, muli siyang pinalakad ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po siya nagpa-opera. And naalala ko po yun, sabi ko po sa doktor, hindi po ako magpapa-opera. Alam nyo mga minamahal, sa patuloy lang pong pagdalo, yung fracture na yan, biglang pinagdugtong ng ating pinakamamalaping sus, and muli na naman ako nakalakad mga minamahal ng maayos. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamalaping sus. Meron po yung time mga minamahal na kinagat po ako ng aso, elementary pa lang po ako noon after ng gawain po yun. Pumunta po kami sa bahay ng isang kapatiran. Alam niyo yung aso, mga minamahal, bilang bata, curious ka. Nung time na yon, bagong panganak lang po siya, yung asong yon. So tinignan ko, pagtingin ko, mga minamahal, yung aso, yung nanay, mga minamahal, bigla kong sinakmal, talagang inuga-uga niya yung paa ko, mga minamahal. Niya akong kagatin, pumunta ako sa isang tabi upang tignan kung gaano kalaki yung sugat, mga minamahal. Pero himala ng malapang noon, kahit konting galos o sugat, wala po akong natamo. Adyan po yung pag-iingat ng malapang noon. Meron din po, mga minamahal, yung time po na tinuklaw-tuklaw ako ng cobra, mga minamahal. Pero nakakapagtaka, mga minamahal, tuklaw siya ng tuklaw sa aking paa. Pero para bang may shield na bubabalot sa akin. Andyan po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamalapang sus dahil dito po sa Manila, alam naman po natin napakaraming masasamang tao, mga minamahal. Meron po yung after po yun ng practice around 12 a.m. mga minamahal, dyan po sa dako ng Cubao sa overpass, mga minamahal, bigla pong may bumulong sa akin, ang sabi sa akin, lumingon ka. Paglingon ko, mga minamahal, nakita ko ang isang lalaki na aktong binubuksan yung bag ko, mga minamahal. And nag-rebuke ako, hallelujah, in Jesus' name. Alam niyo, pag-rebuke ko, mga minamahal, yung lalaking yan tumalsik. At dyan po, na pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Meron po, mga minamahal, sa dako po ng Alaminos, meron po doon tatlong magkakapatid na meron pong ketong, mga minamahal. Kitang-kita ko yun kasi ako po yung kumuha ng details nila, mga minamahal. Sa mga hindi po nakakaalam ng sakit na ketong, yung ketong po ay buhay ka pa, inaagnas ka na, mga minamahal. Alam nyo ko talagang yung ibang part po ng katawan nila is bawas-bawas na dahil po sa kanilang karamdaman. Mabaho po sila, mga minamahal. Pero alam nyo, mga minamahal, sa pag stay po nila sa pastoral house, alam nyo, sila po'y pinagaling at nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maalala ko nung ako, dahil kagalakan ko pong makadalo ng 3 times a week, alam nyo, nag-absent po talaga ako. Meron po akong isang subject na talagang terror yung instructor ko, mga minamahal. Pero nagkataon, tumapat po yan ng Wednesday. Sa kagalakan kong dumalo, mga minamahal, lagi akong umaabsent. Pumapasok lang po ako every exam and quizzes, mga minamahal. And after nung bigayan na po ng grade, mga minamahal, alam ko para sa akin babagsak ako dahil hindi nga po ako umaaten lang po ako pag kinakailangan, mga minamahal. Pero alam nyo, mga minamahal, tunay, mga minamahal, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam nyo, mga minamahal, isa po ako sa nakapasa. Out of 60 plus, 16 lang kaming nakapasa sa subject na yan. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na po yung Jesus. Meron din po, mga minamahal, college din ako,
major subject. Nataon po yan ng Saturday. Meron po kaming examination and it is the last na examination na po namin, final exam. Tapos mga minamahal, syempre overnight mga minamahal, hindi na po ako nakapag-review mga minamahal. And during our examination mga minamahal, talagang problem solving siya lahat. Walang choices mga minamahal. Out of 20 plus mga minamahal, parang 25 po ata yun or 20 mga minamahal. Ang nasagutan ko lang is 5 mga minamahal. So talagang siguradong pagsak ako mga minamahal. Tapos nakatulog pa ako kasi sobrang antok ko mga minamahal. Pagising ko, parang ilang minuto na lang yun, mga 5 minutes na lang. Pasahan na mga minamahal, so nanalangin ako and naalala ko yung mga patotoo ng kapwa ko, students, mga minamahal. Sabi nila, nilalagyan po na nila ng hallelujah doon sa test paper, mga minamahal. So ginawa ko yun, mga minamahal. Alam nyo, lahat ng hindi ko nasagutan, ang nilagay ko, hallelujah, praise the Lord, in Jesus' name. And sa pinakadulo po ng aking test paper, ang nilagay ko, God bless. Alam nyo mga minamahal, nung kuhanan na po ng grade doon po sa dean's office, bago po ako pumasok na nalangin ako, sabi ko, mahal na Panginoon, ayokong bumagsak, ipasa nyo po ako. Nung nakuha ko na mga minamahal, nag-pray ulit ako. Pagbukas ko po ng aking grade, andyan po pinasa ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yes, glory to God, hallelujah! Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus nung pag-graduate ko mga minamahal. Naghanap ako ng work mga minamahal. Doon sa first company na pinasukan ko, salimpusa lang po ako mga minamahal. Pina-interview talaga is yung kaklase ko. Sabi ko, ate, sama ako. Tapos mga minamahal, nung nandun na po kami, may examination mga minamahal. Ina-expect ko na may exam, pero ang ni-review ko lang po is foundation mga minamahal. Nung nandun na po ako, pagtingin ko po nung examination, about roofing. Yung roofing mga minamahal, nung nag-aaral ako, pahapyaw lang po na pinag-aralan namin yun. So wala talaga akong kaalam-alam mga minamahal. Ang ginawa ko mga minamahal, na nalangin muli ako, sabi ko, mahal na Panginoon, gusto ko nang magtrabaho, ipasa niyo ako dito. Alam niyo mga minamahal, ang nilagay ko lang dun kung ano-ano lang, binbintot lang mga minamahal, parang guess na guess lang ako ng sagot mga minamahal. Tapos mga minamahal, sabi nung general manager, bumalik kayo tomorrow for the result of your exam. Ilan po kami nag-exam, mga minamahal. Tapos, mga minamahal, nung araw na yon, sabi ng general manager, sa totoo lang, isa lang ang nakapasa. Alam nyo, ako po yung tinuro ng general manager, mga minamahal. Pagamat wala talaga akong sure na sagot, mga minamahal. Ako po yung pinasa, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko yan lahat sa ating pinakamamalaping Jesus. Kaya lahat po na kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamalaping Jesus po lamang. Welcome po manual, that was the Jesus Finest Generous Inquire. Trust in you.
ko. On another day, where the going gets tough, where the ride's too rough, and when you're just not sure enough, Jesus will stay. Yeah.
Praise ye the Lord. Glory, glory to God. Maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon sa pagkakataong ito. Narito tayo sa bahagi ng pakikinig na banal na salita ng mahal na Panginoon. Dadalhin po na ating minamahal, gidagalang Evangelista Willy Estrada Almet. Praise the Lord. Let us pray. Dear Heavenly Father, I ask the Lord, have mercy over all my dear fellow countrymen, all our dear peoples of the world. Touch them, Lord, let them believe. So that they will be saved. Cast out unbelief and dust from them and bind the power of darkness. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Need them understand, O Lord, that the worlds, the countries of the world were conquered by religious leaders through deceit, by force, coercion and intimidation. But the true gospel, the spiritual leaders will conquer the vices of man, vanified in glimmering glory. He'll be saved from his sleeping by the power of darkness, and finally become children of God, is to be given alive, and by the power of darkness, cast out the devil and dust from him. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen and amen. Praise the Lord. Let us be seated, my brothers and sisters. The days are perilous because these are the last days. Katapusan namin mahal. But we must remember, since time immemorial, 450 years ago, we cannot think of any who has completely changed. By our churches, by religions, I cannot think of any Filipino who is ready for heaven. Why? Our country became religious by conquest, by intimidation, coercion, and deceit. Daya! Pag-ago ng bansa, paggamit ng sandata, ngunit sa Biblia, sinabi ng Biblia,
How can you escape the fires of hell if you neglect secret salvation, rooted signs and wonders and miracles, witnessed by gift of healing and gifts of the Spirit? Gift of healing, karamdaman, nabungan ang kasalanan sa oras na manampalataya ka at ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Ang karamdaman mo, nabungan ang kasalanan, pagkatapos mapatawad yung kasalanan, kahit cancer, leukemia, TB, diabetes, AIDS, leprosy, ay gagaling sa pangalan ni Jesus. The spiritual leader sent by our living God, their arm, by the power of the living God. That's why he says, fear not, for I have not given you the spirit of fear, but the power, and of love, and the sound mind. Kapangyarihan, ang ibibigay sa iyo, spirito ng kapangyarihan, ang Diyos, sa pabait na Diyos sa iyo. Yurakan mo alaklan serpente, lahat ng kalaban ng mabait na Diyos, yurakan mo, palayasin mo sa pangalan ni Jesus. Hindi ka mapapahamak sa pangalan ni Jesus. Amen and we praise the Lord. Hallelujah. We will conquer physically, tortured, suffered, miserably under this body, still in oppression, tyranny and oppression, under the pretext of spreading Christianity. We will conquer. But you can be convinced that they were not preachers of God. They were not preachers of righteousness. Because our vices, carnal, pride, and glory, sickness and diseases, we're not conquered, hallelujah, by the leaders of religion, hallelujah, nilatili ang kainaan, ang kasalanan, ang alipin sa atin, hallelujah, karamdaman na buong ang kasalanan, nilatili, hindi na nilapalis nila sa pangalan ni Jesus, hindi na palaya sa ating mga bisyo, hindi tayo nagbabago, hindi tayo naging tunay Kristiyano, pag-iarak ng Diyos na magbana ng buhay, luwagan, hallelujah, ang kailangan si Kristo, hallelujah, si Kristo kailangan, umatay magbabago, magbabana ng buhay, luwagan, sa pangalan ni Jesus. Amen! Wake up! Wake up, my dear steel countrymen! Bakit maraming biktima ng rape, heinous crimes, death sentence, lethal injections, have not deterred the rapist, the criminals, will they stop? Hindi na patingil ang krimen, patuloy pang gahasa sa kabila na mayroon ng namatay sa lethal injection. Bakit minamahal, hallelujah, hindi mo mapatigil ang kasalanan? Ang kasalanan ay mas malakas kaysa tao, gawa ng masamang espiritu, katulad ng leopardo. Sabihin mo, magbago ka na, palitan mo ng kulay leopardo, hindi magbabago. Ganun ang tao, kasalanan ng pinagkasalanan, hindi magbabago, maliban na si Kristo'y sasakanya sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! That's why I'm not in favor of death sentence or lethal injection. Kahapag-habag ng mga bata, victims of drug addiction, nagkasala, nakakomit ng crimes, heinous crimes, na hindi talaga narapat. Ayaw nila magkasala. Ayaw nila ma-lethal injection. Bakit? Patuloy ang krimen ng paggagahasa, pagpatay, paggawa ng heinous crimes. Wala sa tao ang mapigil ang kasalanan. Ang kasalanan ay nandiyan, alipin ang kasalanan ng tao. Hallelujah! Kailan si Kristo, hallelujah! Ang kapangyarihan laban ng kasalanan, maging Kristiyano ng totoo, tagapagmana ng buhay, lulagang pag si Kristo'y nanahan sa iyo. Kaya sinabi,
have the Spirit of God. If man without the Spirit of Christ, he's not the best. Hallelujah. Ang takalabay Spirit of Christ. Ang walang Spirit of Dios ay hindi kanya. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Isa sa Biblia, because I read the Bible from Genesis to Revelation. From Genesis to Revelation, I have read the Bible. Hallelujah. Praising the Lord. Grabe magpatakas ng demonyo. Ng masamang espiritu, mapatakas mo ang demonyo ng pagka-addict, pagka-rapist, pagka-killer, murderer, demonyo, espiritu ng demonyo, mapatakas mo, palayas mo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. A true Christian, the real Christian, bound for heaven, is indwelt by the Spirit of the living God. He has given us the Spirit of power and of love and a sound mind. Paanong pag-ibig? In spite of the fact that we spend millions in our crusades, we spend billions because our love is so great. The love of God, our loving God, constrains us to preach the gospel with power. May kapangyarihan. Dahil ang masamang espiritu, bigiling ka. You can cast out demons. Mark 6:10, verse 15, 16, 17, 18. For 32 years, I've been preaching the gospel with power. Si Linda Tolentino, taga Limiri, 3 days ng patay. When I prayed, siya nabuhay sa pangalan ni Jesus. I cast out demons of death in the name of Jesus. Hallelujah. In Jerusalem, ang nag-suicide, ang bala ay nasa utak. Mga 3 or 4 hours ng patay, nasa medical center. Tumakbo si General Umalyaw na brother-in-law ng aking first cousin, Genesis Sipra. Tumakbo sa akin, galing sa medical center. Nagmamakaawa. Pumunta kami doon, ang tagal ng travel, matrapik. Matagal ng patay. Pagdating ko doon, minamahal, sinabi ko, mga doctors, nurses, makita niyo ang kapangyarihan ng mga Panginoon. Tayo manalangin, paglihans ko sa aking kamay, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, demonyo ng kamatayan, bala, matuna ka, disintegrate in the name of Jesus. Pagalis ko ng aking kamay, nabuhay ang bata, nakatulog. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Kali rin it. Ang Magawa, Kapitulo 10, versikulo 38. Sa mga tinbagay si Jesus na taga Nazareth, kung paanong siya pinahiran ng Diyos, ng Espiritu Santo, at ng kapangyarihan na gumagawa, at naglilibot na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng Diablo, sapagkat sumasa kaniya ang Diyos. Amen! Lahat pa sabi, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Yun lang pagsigaw, hallelujah, praise the Lord. Ang demonyo ay tataka sa iyo. Amen! May demons of unbelief, demons of doubt, carnality, pride, vain glory, demons of lust of the eyes and lust of the flesh and the pride of life, demons of materialism, demons of lust. Ayaw mo manggasa, nanggagasa ka na. Dahil demonyo po pasok yan, minimal. Pagsigaw mo ng hallelujah, praise the Lord, malakas talaga. You see, hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Sa bahay mo, may mga duwende, may mga demonyo sa bahay mo, magsitakas yan. Lagi ko, sa tuwi-tuwi na, gawin mo yan. Sa halip na kayo magmamura, magsigaw ka, sumigaw ka lagi. Praise the Lord, hallelujah! Praise the Lord, hallelujah! Kita ang demons in the name of Jesus, hallelujah! Hold uppers, kidnappers, kills, and murderers! Sumigaw ka lang, hallelujah! Praise the Lord, manigas kayo sa pangalan ni Jesus. Manigas na, katakutan ka. Totoo, katakutan ka, minamahal. Praise the Lord, hallelujah! Sinabi ng Biblia, the believer, a child of God bound for heaven, has awesome power. He has the power to cast out demons. He can heal the sick. You can cast out demons. Sino ang tao magtagumpay laban sa iyo? Who can overcome you? Sino hindi patakot sa iyo? Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hindi salita. Kuni kapangyarihan, may pruiba, may ebidensya, may kabutihan, may pagbabago, may katugunan sa panalangin, may katiyakan, hallelujah, kapayapaan, at buhay na ulagang, praise
What are the signs of a true Christian? Signs na tunay na mangaral at tunay na Kristiyano ang akit sa langit. Hindi mo siguruhin minamahal. The moment you fail to enter the gates of heaven, you will languish in the fires of hell where Rome's died not and fire is never quenched. You can believe me, minamahal. Kaya sinabi, the fear of the Lord, and if you serve the Lord, is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the fountain of life. The fear of the Lord is to escape the snares of death. Imagine, minamahal, may kabutihan, hindi ka kaya ng mga killer, ng mga murderer, hindi kaya agawin ng bansang Pilipinas, ng mga conqueror. Anong nangyari, minamahal, sa ating bansa? We will conquer. Ngunit, physically, we will not conquer. We will not conquer spiritually. Sana kung totoong preaches of righteousness, mangaral ng Ebanghelyo ng Mabuhay na Panginoon, ang nagdala ng Roman Catholicism 450 years ago, sila Magellan, Legazpi, mga obispo ng Espanya, sana nawala ang pag-repest, nawala ang wrath, hatred, nawala ang idolatry, nawala ang materialism, vanity, pride, and vain glory. Lalong umibig sa salapi. Tinuruan ang mga Pilipino, umibig sa salapi. Magkaroon ang idolatry. Upang tayo maghirap na maghirap, magpista-pista, sinabi ng Biblia, bangkitay ang isisin, bangkitay kain ang kain. Nasa 2 Corinthians 10:7, uminom ang mga anak ng mabait, ang mga anak ng mabait na Diyos, uminom at naglaro. Sila'y pinagkakatangahas, nagalit ang mga Panginoon. Can you read it? 1 Corinthians chapter 10 verses 4 to 11. And did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. But with many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted. Neither be ye idolaters, as were some of them. As it is written, the people sat down to eat and drink, and rose up to play. Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day 23,000. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents. Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Now all these things happened unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Let us say, praise the Lord! Amen, praise the Lord! Sinabi ng Biblia, their weapons are as nothing. If you are a believer, you are a child of God. Amen! Amen. Let us say, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng ginapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalagip ang mga tandang ito sa mga magsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila ay magsisihawak ng mga ahas at kung magsisinom sila ng mga bagay na makamamatay sa anumang paraan na hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang makamay sa mga may sakit at sila ay magsisigaling. Let us say, praise the Lord! Diyan po, minamahal, huwag tayo magpadaya sa mga salita lamang. Dahil wala ang kapangyarihan, hindi nutusan ng mga Panginoon mga aral na maghili sila. Yun ang nag-ano sa radio, television, ang ginawa, sirain ang gospel para kayo'y madamayan sila. Madamayan sila patungong apoy ng impirno. May kapangyarihan lalakip sa mga tunay na preachers of God.
at tatagapin ng tunay na Kristiyano, magmamana ng buhay na walang hanggang. Reality of mahal, praise the Lord! Matthew 10, verse 7 and 8. Matthew, Mark chapter 3, verse 14 and 15. Kelly, pakibilis. Matthew chapter 10, verse 7 and 8. As ye go preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received, freely give. Kevin Mahal, anong imposible sa Kristiyano? Matthew 17, verse 16, up to 21. Kaya makita mo yung minimahal, huwag kayo makikinig sa mga lumalaban sa gospel na may mga himala. Dahil himala nito, hindi magagawa ng kaaway ng mabait na Diyos. Ang magagawa nito ay ang mabait na Diyos lamang. Amen! Praise the Lord! Ito may kagay sa kaligtasan, minimahal? Ibig takba ng mga sons, children of the enemy. Sa John 44, sinabi, you are liars. You are the sons of your father, the devil. Yung dinalabanan, ang gospel, wala tayong ginawa kundi magkursada sa buong Pilipinas. Sa ibang mga bansa, nagkursada tayo. Dahil grabe ang pag-ibig nandiyan. Utos sa mabait na Diyos. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Millions ang nagsigaling. Pagkatapos, hindi raw totoo. Ako yung kumaling. Lahat kami, kahit sino dito, lahat kumaling yan. Kaya makita minamahal. Tunay ang Ebanghelyo. The power of God to salvation. Praise be God, praise the Lord, hallelujah! Gospel is power! Kaya sabi ng mabait na beloved Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation. To those who believe, amen and amen, praise the Lord! And to those are bound for destruction in the fires of hell. The gospel is foolishness. Preaching the gospel is foolishness. Sabihin niyong mahimala, walang kwinta yan. Walang kwinta kahit mabuhay patay. Ayaw niya, ayaw niya, ayaw talaga nila maniwala. To those who are going to destroy the fires of hell. And to those who are saved, yung magiging tagapagmana ng buhay na walang gang, ito'y kapangyarihan ng mabait na Diyos. It is the power of God to salvation. Salvation from the hands of Satan. From killers, murderers, rapists, and kidnappers. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dahil marami pang mga ginigilin natin mga kababayan. These peoples of the world na brinwas, na daya ng religion. Religion? Anong nila naman Kastila? Inagaw ating basa, Roman Catholic religion. Anong nila ng Roma? Inagaw Espanya, Roman Catholic religion. Naagaw halos buong daigdig, Roman Catholic religion. They were able to conquer the world. But they were not able to conquer the works of the devil. Amen! Amen! Ang gawa ng Diablo, gawin kang drug addict, rapist, makasalanan, maraming bisyo, karamdaman ng cancer, leukemia, TB, diabetes. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Nagawa ba ng reliyon? Palayasin ang cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, blindness. Ilang bisa ako minamahal nag-decree. Hundreds of thousands of millions. Sa lahat ng mga napataya, gagaling sa pangalan ni Jesus. Dumalo kayo sa krusada. Mga bulag, mga pilay, dumalo kayo. Maglingkod sa mabait na Diyos. Hala, marami mga bulag, mga pilay. May mga cancer, leukemia, TB, diabetes. May mga leprosy. Nagsigaling sa pangalan ni Jesus. Ano sabi ni Prophet Elisha sa 2 Kings chapter 6? Chapter 5, verse 6. Can I read it? Dalawang mga hari, kabanatang 5,
talatang 6 hanggang 14. At kaniyang dinala ang sulat sa hari sa Israel na sinasabi, at pagkangad dumating sa iyo ang sulat na ito, ay talastasin mo na aking sinugo sina Aman na aking lingkod sa iyo upang iyong pag-alingin siya sa kanyang ketong. At nangyari nang mabasa ng hari sa Israel ang sulat na kaniyang hinapak ang kanyang suot at nagsabi, ako ba'y Diyos upang pumatay at bumuhay na ang lalaking ito ay nagsugo sa akin upang pag-alingin ito sa kanyang ketong? Ngunit talastasin mo, isinasamo ko sa iyo at tignan mo kung paano anong siya'y humahanap ng dahilan laban sa akin. Talatang 8. At nagkagayon ng mabalitaan ni Eliseo na lalaki ng Diyos na hinapak ng hari sa Israel ang kanyang suot, na siya'y nagsugo sa hari na nagsabi, bakit mo hinapak ang iyong mga kasuotan? Paparituhin mo siya sa akin at kaniyang malalaman na may isang propeta sa Israel. Nang gayoy na paroon si Naaman na dala ang kaniyang mga kabayo at ang kanyang mga karo at tumayo sa pintuan ng bahay ni Eliseo. At si Eliseo ay nagsugo ng sugo sa kanya na nagsasabi, ikaw ay umaon at maligo sa Jordan na makapito at ang iyong laman ay sasauli sa iyo at ikaw ay magiging malinis. Talatang 11. Ngunit si Naaman ay nag-init at umalis na nagsabi, narito aking inaakalang walang pagsalang lalabasin niya ako at tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos at magagalaw-galawin ang kaniyang kamay na kinaroroonan at mapapawi ang ketong. Hindi ba ang abana at ang parpar na mga ilog ng Damasco ay mainam kaysa lahat ng tubig sa Israel? Hindi ba ako makapapaligo sa mga yaon at maging malinis? Sa gayoy pumuit siya at umalis sa pag-init. At ang kaniyang mga lingkod ay nagsilapit at nagsipagsalita sa kanya at nagsabi, Ama ko, kung ipagawa sa iyo ng propeta ang anumang mahirap na bagay, hindi mo baga gagawin? Gaano nga kung sabihin niya sa iyo, ikaw ay maligo at maging malinis? 14. Nang magkagayoy lumusong siya at sumugbong makapito sa Jordan, ayon sa sabi ng lalaki ng Diyos, at ang kaniyang laman ay nagsauling gaya ng laman ng isang munting bata at siya naging malinis. Let us say praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabi ni Prophet Elisha, papuntahin nito, dito si General Naaman upang malaman nila na may propeta ang Israel. Ang hari nakatanggap ng sulat galing sa Syria, sulat ng hari ng Syria, na pagalingin ang kanyang general sa kanyang kitong, natakot ang hari ng Israel. Ano sa palagay ng hari ng Syria? Ako'y Diyos? Magpagaling ng kitong? Magbuhay na patay? Sinira ang kanyang gamit at umiyak, narinig ng propeta. Sinabi niya, papuntahin rito upang malaman nila na may propeta ang Israel. Amen! Praise the Lord! Katakot-takot na kitungin ang gumaling dito. Sabi ng mga pagtapinong, buksan mo, Malakay, chapter 5, chapter 4, verse 5. Kelly, read it. Malakay chapter 4, verse 5. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Pabalikin ang mga magulang sa mga anak nila at mga anak nila ay lumalabas sa magulang. Magkaroon ng reconciliation. Mga drag-addict, lumalabas magulang. Nung dumalo rito, ang mga magulang na wala ang hatred, ang mga anak na wala ang pagka-drag-addict, nagmamahalan sila ngayon. Mabalik, hallelujah! Thousands upon thousands of families throughout the country, amen and amen, praise the Lord! Millions, amen! Praise the Lord! Sabi ng mga pagkata Diyos, paniwalaan mo aking propeta, or else, I will smite the entire planet with a curse. Pag hindi paninumalaan aking sinasabi minamahal, dahil nakita ko sa Biblia ang essence, ang layunin ng Biblia, kung bakit makalimidad na ito, pinaintulit ang mabait na Diyos, Diyos na puno, mabait na Panginoon na punong-puno ng pag-ibig at kapangyarihan. Pinaintulot ng kalamidad na plagues upang mag-isip ang mga leader ng mga reliyon, ang aking ginigilaw ng kababayan, my these peoples of the world,
hanapin ang katotohanan, ang kalutasan ng mga heartbreaking problems ng mga pigs na ito, kalamidad na hindi kaya ng tao. Ngunit paghanap nila sa katotohanan, sa kalutasan ng problema, mahanap nila si Kristo, ang prinsipe ng kapayapaan. Oh, this is Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Yan po, Revelation chapter 9 verse 20. Mga tao, patuloy sa pagluhod sa ginawa ng kamay ng tao. Hindi pa rin natakot na wag na dapat sila huwag sumamba sa mga ginawa ng kamay ng tao. Pinatay naman ang Panginoon sa pamamagitan ng mga lindol, baha, gira, tiste. Pinahintulad ng pamamagitan ng Diyos upang lahat na billion sa mga tao sa buong daigdig hanapin si Kristo, mahal na Panginoon, ang prinsipe ng kapayapaan, ang dadating ang katotohanan. Hallelujah! Nagsasabi ang mabaitan Diyos, I'm the way, the truth, and the life. Hallelujah! Siyang buhay, siyang katotohanan, siya ang iyong paglingkuran. Amen! Amen! Praise the Lord! As a matter of fact, if you are very wise, might you still can remain. You can believe us when we preach the gospel, katulad ng ating mabait na Panginoon, bago ng araw ng Ebanghelyo, nag-ayuno ng 40 dias, hindi kumain, hindi uminom ng tubig, 40 days and 40 nights. Kami minahal dito, maraming mga preachers, maraming Luzon, Pisa, Mindanao, nag-fasting. Sa buong Pilipinas, may nakatapos ng 70 days, 60 days, 62 days, 3 months, and 3 days. Nanalangin kami, hindi kumakain. Dahil sinabi Biblia, sa panalangin, hindi kumakain. Walang maging imposible sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Grabe ang pag-ibig upang mapalayas man demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, heart disease, lips and AIDS, sa pamagitan ng panalangin na hindi kumakain. That is extreme love. Extreme love makes you perfect. Sa harap ng mabait na Diyos, perfecto ka ng preacher, Kristiyano. Hindi kumakain na nalangin, perfecto ka. When you cry, our loving God will answer. Amen! Praise the Lord! Ganyan po ang pag-ibig ng mga tunay na pinadala ng mabait na Diyos. Preachers of righteousness. Hindi natin pag-usapan kung sila tama o tayo. Ang ating pag-usapan, sino ang gusto na gumaling ang karamdaman? Sino ang gusto magbabago? Sino ang gusto umakit sa langit pagmamana ng buhay na langgang? Sino ang gusto tumanggap ng kapangyarihan? The spirit of power and the spirit of love and power to tread the serpents and the scorpions and over all the powers of the enemy and nothing shall be hurt you. You'll belong to the kingdom of God. As our dear Jesus says, upon this rock I'll build my church. The gates of hell cannot prevail against that. Against the church of the living God. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. The church of the living God is a group of Christians indwelt by the Spirit of God. Tanggapin mo ang Espiritu ng Diyos, you belong to the church of the living God. A perfect church without blemish, without wrinkles, spotless, that will be brought to heaven. Ang church of God ay dalhin sa langit. Mga taong galing sa lusak ng kasalanan, katulad ni Mary Magdalene. Maraming asawa nung natanggap si Kristo Mahal Panginoon, naging santa. Si Paul, abogado, natanggap si Kristo Mahal Panginoon, naging San Pablo. Hallelujah, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang tunay na Kristiyano, hindi lalabanan yung gospel power, Church of the Living God. Pag ay komentarista, comment ka ng comment, walang kabutihan na binigay mo sa bansa, sa kapwa, you are just a nuisance. Preacher, hallelujah, ikaw linta. Linta ka. Wala kang kabuluhan. Walang kabutihan na ibigay mo sa bayan. Nasa halip, dapat na tayo magbabago. Kapag narinig ang Panginoon ni Kristo, matanggap ang kapangyarihan ng Diyos ng Panginoon. Siya ay mabuhay ayon sa kaluman ng mabait na Diyos. Hallelujah! Mabait na, maging tunay ng Kristiyano sa puso ng gawa at katotohanan. Siya ay magmamana ng buhay. Amen! Amen! Praise the Lord! Mawala ang makikinig, mawala ang
mga bisyo, ang pagkasalbay, mawala. Siya ay magbabago, maging tunay ng born again Christian. Na sinabi ng Biblia, unless you are born of water and the Spirit, you cannot enter into the kingdom of God. You must be born again. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ang turo nila Magilan, Pigapita, Ligaspe, mamatay ka tuloy ka sa purgatorio. Basahin mo purgatorio sa Biblia, Lucas 19:24 ay impirno pala. Revelation chapter 20 verse 14 and 15, ang impirno, ang mga tao roon itapon sa liquefier. Kailan? Liquefier, ito maging liquefier after 1,000 years. During this millennium, bibilang ng 1,000 years. Tapos, itapon ang impirno na doon mga tao na nasa purgatorio, itapon na sa liquefier. Habang buhay ka, gayong ka lumapit upang ikaw maligtas sa apoy ng impirno at magmawa na ka ng buhay na walang hanggang. Amen! Praise the Lord! Walang turo ng reliyon galing sa Espanya na totoo, ni 1% wala. Amen! Praise the Lord! Magsabi, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Paano magkaroon ng himala dito kung ako'y nagsinungaling? Kung kami nagsinungaling dito? Revelation 21 verse 7, no one that make it alive will enter heaven. No man! Magsinungaling ka, hindi ka akit sa langit. Paano ka magaling ibanghilyo? Paano gagaling magkaramdaman? Ang nagpagaling dito ay mabait na Panginoon. Ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Sa oras ay kayo makatanggap sa pangalan ng Panginoon, magpabutis mo ka sa pangalan ni Jesus. Ang karamdaman mo na bunga ng kasalanan ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Then you can sing a song. Sing a song. Ang kamay ay tatanggap. Sumunod po kasi panalangin ninyo mahal kayo sa mga bahay ninyo. All the peoples of the world, you tell that there is Jesus coming to my heart. I believe in thee. I accept this my personal Savior. Forgive my sins, O Lord. Make me a real Christian by heart and deed and truth and hear me within alive. I believe in thee, my dearest Lord Jesus. Save me, Lord, and forgive me. Forgive all my sins. Save me and all my loved ones. Father, dearest, I pray. In the name of my dearest Jesus, amen and amen. Lahat ng mahalaking mga giniginoon na kababayan at dito mga kapatid na minamahal, nandito ngayon sa Coliseum. Sabi po namin, mahal, malapay na kayo na nampalataya sa iyo. Tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa aking magkasalanan. Ibig ko maging tunay na anak mo, Kristiyano, sa puso, sa gawa't katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Iligtas mo po ako sa punag imamahal sa buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yes, dear Heavenly Father, in the name of my dear Jesus, touch them, Lord. Let them believe, forgive their sins, Lord. Make them real Christians, sons and daughters of God, heirs of eternal life. Father, this I pray, in the name of my dear Jesus, see them all and all the loved ones. Father, this I pray, in the name of my dear Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. My dearest peoples of the world, if you believe, promise the good Lord, you are going to serve Him according to His perfect will. To His perfect will. Touch your TV screen and cast out demons of cancer, leukemia, even diabetes. If you are sick of this incurable diseases, cast out demons of leprosy, AIDS, kidney trouble, heart disease, paralysis, demons of paralysis. Lahat aking ginihilang kababayan sa television, sa bansang Pilipinas, aking mga would-be brothers, brethren here, in Dagupan, in Pagasinan, sabi po ninyo, mahal, malamig na kayo na nampatayan sa iyo, ako'y naniwala sa iyo, patawarin mo po ako sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Touch your TV screen,
Kayo dito min mahal, ipatong kamay ninyo sa iyong mga karamdaman. Kung cancer, sabihin mo, di mo na cancer, leukemia, diabetes, pagkabulay, pagkapilay, leprosy, AIDS, hallelujah, hallelujah, diabetes, hallelujah, kidney trouble, cast out, lumayas ka sakit sa pangalan ni Jesus, hallelujah, cast out, di mo sa cancer, leukemia, cast out, in the name of Jesus, be healed, be healed, be healed, be healed, hallelujah. Kung ikaw komunista, in peace, sabi mo, demonyo pagka komunista, demons of communism, cast out for me, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Demonyo pagka killer, pagka murderer, hala pagka rapist, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus, demons of drug addiction, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah, demons of, hallelujah, drug addiction, hallelujah, demons of communism, cast out, hallelujah, cast out, in the name of Jesus, be healed, be healed, be amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You say hallelujah. Praise the Lord. As you're talking about our faith in our loving God, raise your hands and jump. Shout three times at the top of your voices. Let us shout. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. Ano mahal, ang mga hindi gumaling, huwag magtas ng kamay mamaya upang makita ng mga baguhan. Ang mga gumaling lang, itas mga kamay. Although all of those who were healed, raise your hands, hallelujah. Two hands, dalawang kamay, hallelujah. If you are healed, wave your hands, hallelujah, praise the Lord. Ibagay mo yung mga kamay, ang gumaling, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. If you are sure that you found the truth here, because the answers to your prayers confirm with signs and wonders and miracles that this is the gospel, God's power of love, you are now bound for heaven. If you are sure without doubt, raise your hands, touch your eye. Hallelujah, praise the Lord. Wave your hands if you are sure you are a child of God. You are in the truth, praise the Lord. You say hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. The real being mabait at this date. My dear brethren, we love you so much from the bottom of our hearts. But our dear Jesus loves you more and more and more. Hallelujah. We love you so much. Hallelujah. Hindi lamang sa salita, but by deed. And in truth, sa gawa at sa katotohanan. Amen and amen. Our, my sweetheart, dear sweetheart, our beloved pastora, my dearest wife. Praise the Lord. God bless you, sweetheart. Maraming salamat po sa mahal na po yung mami na mahal. Sa pansamantala po sa ating paghiwa-hiwalay, mami na mahal ang aking pong mindalangin na nawa patuloy ninyong bigyan ng daan ang mahal na Panginoon na inyong mapakinggan ang salita ng buhay sa gawain ito. Kami po ay nag-aanyaya sa lahat, sa inyo pong mga pangailangan, sa may mga karamdaman, na sa mga paggamutan, patuloy po niyo sa baybayan na banalagawain na ito ng mahal na Panginoon. Naka-plus po sa inyong mga TV screens ang ating mga phone numbers sa mga nais pong magpapayo, nais pong magtanong kung saan po ating mga regular services dito sa Bongbito, Manila, Visayas at Mindanao. Kaya ang aming pong dalain, mga minamahal, sa lahat po ng mga lead tuners, kayo po ay sumusubaybay sa gawain na malaman dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry at sa aming pong ating pagpahiwahiwalay, aming dalangin na nawa ang mahal na Panginoon ang siyang magpala, gumabay at magbigay ng pagpapala, spiritual, material, physical na mga pagpapala sa inyo. Naming mga minamahal, mga televiewers, sumaatin nawa ang pagpapala, ang pag-ibig at ang mayamang biyaya ng mahal na Panginoon sa ating lahat. God bless you, brethren. We love you in the Lord. Amen. Consumer Watch.